Don't forget to like and subscribe. So, paano po ang inyong feeding program dito? Kumaari, 20 hours a day kumakain sila. Wow. So, continuous na kumakain. Mm. Oo. So, magsisimula sa anong oras ng umaga? At least sabihin na natin po, nag-start tayo ng 7 in the morning. Basta yung maghapon na yan, kailangan may pagkain yung kainan nila hanggang gabi bago matulog yung caretaker natin. Mm. Katulad po dito, bago sila matulog, maglalagay pa rin ng pagkain. Lalatagan. Opo, dun sa kainan para may nginunguya-nguya yung baka natin. Yun po yung isa sa mga natutunan natin. Mm-hmm. Dapat po mayroon talaga silang tubig na kamaintain lang na iinumin nila anytime na gusto nilang uminom. Napansin ko kanina, nung nagpapainom sila dito yung mga cowboys, no? After lagay yung tubig na malinis, naglagay ng darak. Ah, yes, opo. Kasi mas malakas po silang uminom. Mm-hmm. Mas malakas pong uminom ang mga baka natin kung may naamoy silang darak. Mm-hmm. Mas maganda kung pigs. So yung paglalagay pala ng darak is to encourage them, mas mahikayat sila uminom ng tubig. Yes, at hinahalo talaga sa tubig yan. Sa tubig at at the same time, nakakatulong din po na makapagpabusog at makapagbigay ng konting nutrients sa baka. Ayan. Opo, oo. Ayan. So mas ideal, na banggit mo na kanina, feeds. Yes, opo. Ayan. So hinahalo nyo sa tubig. Pwede pong ihalo sa tubig, pwede namang dry feeding ng feeds. Mm-hmm. Pure feeds lang muna. Okay. Ang ipapakain. Mm-hmm. So yun yung mga combination. So bine-breakdown yan within 20 hours. Pagdating naman po sa feed, syempre ang ating mga kababayan, lagi nilang inaalam kung ano ba yung brand na pwedeng gamitin. Yes, opo. Sa dito sa Zambales, sa inyong rancho, anong ginagamit nyo? Actually, dito po sa aking farm, ang ginagamit ko is hover pigs. Swak sa bulsa. Pangalawa, madaling kausap ang hover pigs. Ang na-experience namin sa hover pigs, yung ganda ng sa katawan ng baka. Ayan. Mas ano pa yung napansin nyo? Nadagdagan ba yung sigla nila? Mas magandang kumain? Actually po sir, ang number one nakita naming improvements is yung pagganda ng katawan nila. Mabilis silang magpataba, mas maganang kumain. Nasa 2 years stage pa lang kaming nakapag-trial ng hover kasi kailan ko lang nalaman na mayroon palang cattle feed feeds hover. Ang hover. Yes, yeah, opo. Sa ating mga last episode, ang hover feeds ay mas nakilala sa larangan ng pagpapataba ng baboy. Yes, opo. At anong pero matagal-tagal na rin sir kayong gumagamit, 2 years. Yes, opo. Oo, matagal-tagal na rin po. Oo. At tapos maisingit ko na po sir. Okay. Para sa kaalaman po ng mga viewers natin na kasi marami akong na-encounter na magbabaka, mga kaibigan, mga kakilala na nagbabaka na nagpapakain sila ng pigs ng manok or pigs ng baboy sa kanilang mga baka. Pero nung araw, akala ko, isa rin ako sa akala ko, okay yun. Okay. Hindi po pala tayo pwede magpakain ng mga pagkain ng baboy or pagkain ng manok sa mga cattle. Baka tumilaok. Yun na ang problema. Kinakailangan talaga. For cattle is cattle feeds talaga. Yeah. Sariling formulation talaga. Yes, kasi inaral nila kung ano yung mga nutrients na kailangan ng isang baka. And yun nga, sa na-experience ko yung hover, kung nakita ko kagad ang difference ng kondisyon ng mga alaga namin na maganda, maganda talaga. Maganda ang performance ng hover. Ayan, so sa usaping hover feeds or feeding program ng ating mga cattle, siyempre nandito atin na mag-share din si Sir Andy from Hoover Feeds. Magandang tanghali sa lahat, ka-agri. Ayan. Ako si Andy, ang ahente ng Hoover Feeds. Ayan. Nandito ngayon tayo sa kay Sir Monching. Sir. Yeah, kay Sir Monching. Kanina, sir, na bahagi ni Sir Monching yung kanyang, kumbaga, 2 taon na daw siyang gumagamit ng Hoover Feeds. Yes, sir. At so far, masaya naman daw siya. Ibahagi niyo po sa ating mga viewers or possible na gustong mag-try din ng Hoover Feeds cattle. Sa ating mga farmer na nag-aalaga din ng baka, ang magiging benefits nila sa paggamit ng Hoover Feeds, yung baka nila magiging malusog, tapos yung nutrition na kailangan ng mga baka nila, para din kay Sir Monching. Noong una, nag-trial lang siya, sir. After kundalan siya ng 10 bags, nasubukan niya yung Hoover Feeds at nasatisfy naman si sir. Ano unang niya sinabi? Ano nangyari daw sa kanyang mga baka? Ang sabi ni sir, maganda yung naging resulta dun sa pagkakasubo ko ng cattle feeds niyo. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin yung paggamit niya ng Hoover Feeds, ng cattle feeds natin. Sabi ni Sir Monching,
May mga tropa daw siya na ginamit ang pagkain sa manok, sa pagkain sa baka, yung pinakain sa baboy na feeds, eh pambaboy talaga pinakain sa baka. Hindi daw naging maganda para sa kanilang mga baka. Kaya naman sinubukan na rin ni Sir Monching na mag-feeds talaga ng baka. Yan, Sir Adrian, ganyan yan ang yung mga i-breed, sir. Oo, ito yung susunod na this coming December 15. Lahat ito naka-ready na sila for AI. Kaya makikita nyo kung gaano ka kan, kung gaano sila katakaw kumain ng pins natin. Ano-ano po ba yung mga natatarget nito? Like for example, no, bagong panganak yung inahin, no, nagpapagatas. Ano ba yung nagiging contribution ng feeds para sa nagpapagatas na inahin? Kumbaga, yung nagpapagatas na baka, nami-maintain niya yung ganda, yung produce ng milk nung inahin para maibigay doon sa anak. So, kumbaga, mas nagiging regular. Kumbaga, sir, may isa kasi, humihina daw yung gatas, ba't humihina? Kasi syempre, nagkukulang siya ng nutrients. Yeah. Nagkukulang siya ng ano sa katawan. Kaya yung suporta nung dairy feeds, ng Hoover feeds, yun yung maintain nung feeds para doon sa inahin. Ayan. So kahit na nagpapagadede. Kahit na nagpapadede siya, yun yung nagiging benefits ng dairy, dairy cattle feeds ng Hoover. Ayan, ang nakakuha na o-ordering kong feed sa'yo para dito sa mga ito, mga dairy na. Para sa kung naman ang madagdagan yung ipoproduce nilang gatas sa mga calves nila. Oh, oh. Meron kasi akong ilang inahin dito na mahina gumatas. Pero since nung nakuha natin ng Hoover, medyo nadadagdagan nila. Oh, nadadagdagan yung dami ng gatas nila na ibibigay sa mga calves nila. Tsaka yung mga nanay nila hindi masyadong pumapayat, sir. Hindi masyadong pumapayat. Oo, oh, oh, yun ang kagandahan. So paano naman po, sir, yung sa fattening, yung mga gusto nila, yung mga nagpapataba ng mga baka for meat production? Sa fattening naman, sir, cattle grower naman yung ipinipresent namin tulad ni kay Sir Monching. Meron din kasi yung ilang mga fattening. Kaya yung cattle grower yung inintroduce ko sa kanya. Para ka ako yung pang-out mo na mga baka, ma-maintain at gumanda yung karne, yung taba. Yeah. So sa baka ba, ano ba yung klase ng karne ang maganda? Mas may taba, may laman? At sa baka, sir, mas maganda yung mas mapula yung karne, mas malaman. Mas malaman. So nabanggit kasi ni Sir Monching, no, 20 hours daw pa lang pinapakain. Yes, kanilang feeding program dito, 20 hours non-stop kumakain. At in between yung kanilang program is merong darak na hinahalo sa tubig, yung syempre yung kanilang silages or yung kanilang napier grass. Within that 20 hours every day, kasama na ang Hoover feed sa kanilang program. Yes, sir. Pwede na rin kasi hinahalo din nila, sir, sa ano, sa pagpapainom ng tubig. Pwede nilang masawin yun. No? Pwede nilang i-fure yung cattle grower pellet natin. Pwede rin siyang direkta. Pwede rin siyang direkta, sir. Ayan. So sa mga inahin, ano yun? Hinahalo ba sa tubig or direct ang pinapakain? Pag-apply nila, sir, depende din sa owner, ng farmer. Kung feeding direkta or feeding hiyado nila sa mga silage o kaya sa mga... O pwede rin i-mix sa mga silages, sir, nila. Pwede, pwede. Pwede i-mix yan. Very flexible pala yung Hoover feeds. Yes, sir. Yung pwede. Depende sa estilo ng pamamaraan nilang magpakain, yes, sa feeding program, magagamit nila yung Hoover feeds. Yes, sir. Ayan. Sa mga gustong subukan, curious po kayo na i-try naman ang Hoover feeds bukod sa mga iba't ibang produkto or brands out there na available in the market. Yan po ang Hoover feeds cattle naman ay inyong subukan. Hoover feeds cattle growers. Grower. Pero kayo as an agent, paano nyo naman pinangangalagaan inyong mga buyer? Una-una, ang inalagaan namin siyempre yung produkto na ibibigay natin sa mga kliyente na ma-maintain yung gumaga yung pangangailangan ng alaga nilang baka, yung quality, at yung mga nutrients na nasa loob ng feeds natin. Yeah. Yung mga vitamins na yan, yung mga minerals, fiber. Yeah. Kailangan medyo ano yan, dumadaan talaga sa proseso, sir. Yeah. Huwag na po kayong mag-experiment na ipakain yung sa manok or yung sa baboy. Meron po talagang formulated para sa baka. Yes, sir. Ayan po ay pwede nyong masubukan sa Hoover feeds.
Yan, pagdating naman sa presyo, ano naman ang reaction ng ating mga clients? Yung price naman ng Hoover feeds ng cattle at dairy, kumbaga affordable naman siya pang masa, pang farmer talaga. So punta na lang po kayo sa description, nandyan po ang kanilang link ng kanilang FB page at telephone number. At kayo na lang po ang dumirektang kumausap sa kanila through Agri sa Agri, nandyan po ang ating description. At pwede po kayong dumalaw sa kanilang Hoover feeds Facebook page. Yes, sir. Ayan, at nandyan na rin po sa atin ang ating mga telephone number, ilalagay po natin sa description. Huwag niyo pong kalimutan sumilip sa description, nandyan lang po. Marami pong tanong ng tanong, nandyan lang po tayo lagi sa description kung gusto niyo silang makontakt direkta. Huwag sa kalidad, huwag kapita, Agri sa Agri! Sigaw! Don't forget to like and subscribe.